Hello po mga ka-specs! For today's video, ikakompare po natin ang tatlong LTE Advanced Pocket Wi-Fi ni Smart. Alright, so ang dalawa po nito ay bago po pala. At may comparison na rin po tayo sa mga previous LTE Advanced ni Smart. So ang Green Pocket MQ725 po ang panalo sa old comparison natin. At ito po ang ilalaban natin sa bagong LTE Advanced Pocket Wi-Fi ni Smart. Okay, so simulan po natin sa price. Dati po ang price po nitong mga bagong LTE Advanced nung nabili ko ito last year ay 995 lang. Ito po makikita nyo sa box, andito pa yung price. Pero ngayon po ay nasa 1,495 na po sila. At itong Green Pocket MQ725 naman po ay medyo mahal na po ito since wala na po ito sa Smart Store. At available po sa Lazada at Shopee ang mga ito at ilalagay ko po sa description at comment section ang mga links nila. Next naman po ay ang laman ng box nila. Pareho po silang tatlo na may guides, SIM card, battery, bonus load, and then yung mismong device, then ang cable. Then ang boost even lang po ang may power brick at ang naka USB Type-C. Next naman po ay sa specs at capabilities. First ay sa brand, so ang MQ725 at M2A ay pareho pong galing sa Green Pocket while ang M271T ay sa Boost Even. For network, same po silang tatlo na supported ang 3G at 4G. At same po silang tatlo na naka LTE Advanced with Carrier Aggregation. At then sa price, sulad ng kanina is ang MQ725 is 1995 up while ang M2A at M271T ay 1495. For SIM card naman po, pareho po ang Green Pocket na naka micro while ang Boost Even ay naka nano. For USB port naman po, same din po ang Green Pocket na naka micro while ang Boost Even ay naka Type-C. Now for power using cable naman po or yung magagamit nyo po ba yung pocket wifi kung walang battery at nakasaksak lang sa kanyang cable, well for Green Pocket MQT725 ay hindi pong pwede while sa Green Pocket M2A at Boost Even M27 is pwede po sila. Now for wifi bands naman po, ang Green Pocket MQ725 lang po ang may 5GHz at 2.4GHz while ang dalawang bagong Green Pocket M2A at Boost Even M27 ay 2.4GHz only. Now for USSD naman po, ito po yung pwede kayong mag-dial kung meron po kayo inquiries sa network. So ang Green Pocket MQ725 at ang Boost Even M27 ay merong USSD while ang Green Pocket M2A ay wala. Now for number of users naman po, same po sila na up to 3 devices. Higher than 3 devices po is expected po na hihina na po talaga ang inyong connections. Now sa bigat naman po or sa weight, ang MQ725 ay 123 grams while ang M2A is 122 grams while ang Boost Even ay naka 120 grams. For boot time naman po or kung kailan siya nato-turn on at nakakasagap ng signal, ang Green Pocket MQ725 ay around 25 to 30 seconds. Ang M2A naman po is 55 to 60 seconds while ang Boost Even ay nasa 110 to 120 seconds. Now for battery capacity naman po, pareho pong 3,250 mAh ang Green Pocket while ang Boost Even ay 3,300 mAh. Now for USB tethering naman po, silang tatlo is pwedeng pwede po. Now para naman po sa bands, ang MQ725 ay merong bands na 1, 3, 5, 28, 40, 41. While ang M2A ay meron itong 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 41. Then sa Boost Even, wala po akong information about dito, so not available at the moment. Pero based sa mga nasagap ko is meron itong 1, 40, at 41. Now for open LAN availability naman po, ang Green Pocket MQ725 is wala po ako nakita sa market or sa internet na may nag-open LAN ito. Well, sa Green Pocket M2A at sa Boost Even ay meron po tayo nakita online at ililink ko po ito sa description below. Now, for band locking availability, yes, meron tayong nakita sa internet. Available po ito sa Green Pocket MQ725 at M2A. While sa band locking naman po sa Boost Even is wala pa po sa ngayon. Next naman po ay sa mga screen at menu nila. So first ay dito sa MQ725. Sa main screen niya ay andito ang battery percentage, message count, wifi user count, network signal, SIM card number, at ang signal status.
Dalawa po ang kanyang buttons, ang WPS or menu at ang power or ang OK button. Now, sa menu po, pag i-press nyo po ito, mapupunta po kayo sa 2.4 GHz Wi-Fi information. While sa second press ay mapupunta po kayo sa 5 GHz Wi-Fi information. Third press ay mapupunta po kayo sa menu at makikita nyo po ang data traffic, WPS function, Wi-Fi bands, firmware version, at i-press nyo lang po ang OK button kung gusto nyo pong i-access each menu. Next ay sa Green Pocket M2A. Sa main screen, same sa MQ725 na may battery percentage, message count, Wi-Fi user count, network signal, pero walang SIM card number. Maganda sana kung andon yung number sa screen para easy access nito. But, yan, wala po siya. Now, dalawa din po ang button niya, ang WPS or menu, power or ang OK button. Pag-press ng menu button, mag-show po ang screen ng Wi-Fi information. Second press ay para sa menu ng WPS function at firmware version. Next naman po ay sa Boost Event M271T. Sa main screen, makikita ang message count, Wi-Fi user count, battery bar, network signal, network logo, at ang current time. Pag-click naman po sa menu power button, makikita ang Wi-Fi information at ang QR code. So dito sa Boost Event po, magkumukha po sila sa Globe Wi-Fi. At ito po ang side-by-side ng lahat ng LTE Advanced Pocket Wi-Fi ni Smart. So next naman po ay sa admin dashboard, ma-access nyo po ito sa inyong browser gamit ang HTTPS 192.168.1.1. At take note po, naka-HTTPS po ito at kung di po gagana, try nyo pong HTTP or try nyo pong i-turn off ang private DNS sa phone settings. So first ay dito sa MQ725. So after mag-change ng password, ito po ang UI, may change name and change password page. May SMS page, my account management page, at my advanced settings page. Dito sa advanced settings page, makikita ang basic status, maintenance, connection, Wi-Fi settings, network operators, then ang admin settings. Then under sa admin settings, makikita dito ang DHCP, PIN settings, MAC settings, IP filter, URL filter, port filter, port forwarding, DDNS, WPS, ang USSD, about device, at last ay ang online update. So next naman po ay sa Green Pocket M2A. After mag-change ng password, ito po ang UI, my change name at password page. Ito ang SMS page, account management page, and then ang advanced settings page. Dito sa advanced settings page, makikita ang device information, and then under ng status ay ang statistics, one status, Wi-Fi and LAN status. Then under ng network ay ang LTE configuration at ang DHCP settings. Then under ng Wi-Fi ay ang WLAN settings, WLAN security, WPS, and then ang MAC filter. Then under ng firewall ay ang port forwarding, UMZ settings, UPnP, IP filter, URL filter, at ang port filter. Then under ng system ay ang maintenance, general, at ang upgrade. Next naman po ay sa Boost Event M271T. After mag-change ang password, ito po ang UI, my change name, and password page. Ito ang SMS page, account management page, and then ang advanced settings page. Under ng internet menu, makikita ang internet connection, APN management, LTE1, engineering information, manual network, at ang PIN management. Under ng home network, makikita ang DHCP settings, connected devices, all connected devices, and then ang USSD. And then under ng wireless menu, makikita ang WLAN basic settings, WLAN advanced settings, WPS settings, and then ang wireless MAC settings. And then under system settings menu, makikita ang router management, account management, device management control, and then ang time settings. The next nyan ay ang device information menu. And then under ng firewall settings menu ay ang IP filtering, port mapping, port trigger, DGM settings, domain filter, service access control, at ang DOS settings. So yun po ang admin dashboard nilang tatlo. At so far, okay naman po ang mga settings nila. Next naman po ay sa battery performance po tayo. Una ay sa charging time. So first ay sa Green Pocket MQ725, ang charging time po niya ay nasa 2 to 3 hours, while sa M2A ay nasa 2 to 2.5 hours
and then sa boost even ay nasa 3 to 3.5 hours. Next ay nag battery consumption test po tayo. First ay one device only, nagpe-play po tayo ng YouTube whole day or all the time. So during this test, ang green packet MQ725 ay umabot ng 10 to 12 hours. Then sa M2A is umabot ito ng 8 to 10 hours. And then sa boost even ay nasa 9 to 11 hours. Then for two devices naman po, ang green packet MQ725 ay nasa 9 to 10 hours. Then ang M2A ay nasa 7 to 8 hours. And then sa boost even ay nasa 8 to 9 hours. Now for 3 devices naman po tayo, ang MQ725 ay nasa 7 to 8 hours. Ang M2A is nasa 5 to 6 hours. While ang boost even M271T ay nasa 6 to 7 hours. So far, ang MQ725 ang mas lamang dito sa test na ito. Okay, so before po tayo mag-start ng speed test, disclaimer lang po, ang mga packet wifi na ito ay signal based, so hindi po magiging 100% accurate ang test ko sa area ko versus sa area na po, dahil iba-iba po ang signal strength kada tower. Ang mga test na ito po na ginagawa ko ay para lang po magbigay ng idea at comparison in each devices. Alright, so ang SIM card pala na gagamitin ko po sa MQ725 ay itong FAM SIM dahil nag-expire na po ang original SIM card niya. While ang default SIM card naman po ang gagamitin natin sa M2A at sa M271T. Then small tips po para sa walang laptop at di masyadong techie, i-insert nyo po first sa phone nyo ang SIM card para po mag-register ng SIM. Now ang gagamitin po pala nating load ay ang Unlifam 1999 sa lahat ng phone. At take note po na ang price ngayon nito ay 1,199 na po as of April 2023. At ang gagamitin ko pong phone ay ang Poco M3 Pro 5G. Same model po silang tatlo para walang issue sa devices. At ang area ko po pala ay dito sa Tisa, Cebu City. Then ang gagamitin ko po palang Wi-Fi bands ay 2.4 GHz para sa M2A at M271T at 5 GHz naman po para sa MQ725 dahil ito po ang kanyang advantage. Okay, so first test na po tayo at ito ay dito sa YouTube. Magda-download po tayo ng mga videos. So ang time po pala ng ating test ay 2 PM. So sa first test po natin ay magda-download po tayo ng 150 MB video file. At sa MQ725 ay natapos lamang ito within 3 minutes. While sa M2A ay natapos ito ng 4 minutes. While sa M271T ay natapos ito ng 5 minutes. Now sa second test naman po natin ay nag-download tayo ng 166 MB video file at sa MQ725 ay natapos ito ng 4 minutes while sa M2A ay natapos ito ng 2 minutes at sa M271T ay natapos ito within 5 minutes. And then sa third test natin ay 92 MB video file sa MQ725 ay natapos ito within 2 minutes while sa M2A ay natapos ito within less than 1 minute. And then for M271T ay natapos ito within 3 minutes. At ang panalo dito sa YouTube download natin ay ang Green Packet M2A. Next naman po ay sa Google Drive naman po tayo. First test natin is magda-download po tayo ng 104 MB na video file. At sa MQ725, natapos lamang ito in less than 1 minute. And then sa M2A is natapos ito within 3 minutes. While sa M271T is natapos ito ng 1 minute. Now sa second test naman po natin na merong video file na 1.7 gig. Ang MQ725 ay natapos within 35 minutes. While ang M2A ay natapos lamang ito within 15 minutes. At ang M271T ay natapos within 17 minutes. Now sa third test naman po natin is nag-download tayo ng 335 MB na video file at ang MQ725 ay nakatapos ng 6 minutes while ang M2A ay natapos lamang ito within 2 minutes at ang M271T ay natapos within 5 minutes. So ang panalo para sa akin dito sa Google Drive ay ang M2A pa rin. Alright, so next test naman po tayo gamit ang fast.com. So sa first run po natin lamang dito ang M2A. And then ito po ang sa second run, lamang naman po dito ang M271T. At ito sa third run, lamang pa rin po ang M271T. And then dito sa fourth is individual test. Ito po ang sa MQ725, ito po ang sa M2A, at ito naman po ang sa M271T. At lamang dito ang M2A sa individual test. At sa overall winner sa fast.com para sa akin is ang M2A at M271T. Now next naman po ay sa speedtest.net at ito po ang sa first run, lamang po dito ang M2A.
And then ito naman po ang sa second run, lamang pa rin po ang M2A. And then ito naman po ang sa third run, lamang pa rin po ang M2A. Now sa fourth run po natin via individual test, ito po ang sa MQ725, ito naman po ang sa M2A, at ito naman po ang sa M271T. At lamang pa rin po ang green packet M2A. At sa overall sa speed test, ang lamang po dito ay ang M2A. Next test naman po natin ay sa Google Speed Test. Ito po ang sa first run, lamang po ang MQ725. Sa second run ay ganun pa rin po, lamang pa rin po ang MQ725. And then sa third run, lumamang na po ang M2A. And then sa fourth individual test, ito po ang sa MQ725. Ito ang sa M2A. At ito naman po sa M271T. At lamang dito ang M271T. Now, gumawa po tayo ng fifth individual test. Ito po ang sa MQ725. Ito naman po ang sa M2A. At ito naman po ang sa M271T. At lamang dito ang M2A. At sa overall results, panalo dito ang green packet MQ725 at M2A. So next naman po ay nag-scrolling po tayo sa Facebook. So andito po tayo sa FB page group natin na Balastik Tambayan at nag-scroll tayo ng mga posts. At during this test po mga katek, okay naman po sa regular scrolling lang, naglo-load naman agad ang tatlong devices natin. Pero pag binilisan na po natin yung scrolling, ang M271T ay medyo loading na po siya, while ang green packet MQ725 at M2A ay smooth pa rin naman. At based sa experience ko dito, mas okay ang MQ725 during this test natin. Okay, so next test naman po natin ay sa TikTok. Nag-scroll din po tayo dito sa TikTok at ang green packet M2A ang pinaka-smooth ang experience dito. Wala masyadong loading titulad ng sa Boost Event at sa MQ725. Alright, so next naman po ay sa Mobile Legends. So first ay sa green packet MQ725. Nasa around 30 to 80 ms ping po ang nakukuha ko. And then, minsan nag-spike po ito to 132 ms to 229 ms ping. Pero so far sa experience ko, playable naman po siya. Hindi rin po laging nagsispike at satisfied naman po ako sa results, lalo na na-congested po during this time ng test natin. Next naman po ay sa green packet M2A. During sa mga test ko po, mostly more than 50 ms ping yung nakukuha ko. And then madalas din po yung mga spike niya umaabot ng 280 ms ping. Kung sa ganitong experience po, need po ng mahabang pasensya at iwasan po ang mga ranked games. Now kay Boost Event M271T naman po, madalas din po ang spike niya umaabot din po minsan ng 285 ms ping. At almost same experience ko po sa green packet M2A. Pareho din na kailangan ng mahaba-habang pasensya during peak time. At yun po ang test natin sa 2 PM. At so far sa mga test natin, ang green packet MQ725 at green packet M2A po so far ang lamang sa mga test natin. So next naman po ay sa 2 AM test. At sa first test natin, same kanina, magda-download pa tayo ng 157 MB video file. At sa MQ725, natapos lamang ito within 1 minute. And then sa M2A, natapos ito ng almost 2 minutes. At sa M271T is natapos ito within 5 minutes. Sa second test naman po, with 166 MB video file, ang MQ725 ay natapos lamang with 1 minute. Ang M2A is natapos within 2 minutes. While ang M271T is natapos within 7 minutes. Third test naman po is sa 80 video file. Ang MQ725 is natapos within 2 minutes. While ang M2A is natapos within 1 minute. While ang M271T is natapos within 3 minutes. So far dito sa 2 AM, mas lamang dito ang MQ725. Now next naman po is sa Google Drive sa 2 AM. First test is 104 MB na video file. Ang MQ725 is natapos ito within 1 minute. Ang M2A is natapos within less than 1 minute. Ang M271T is natapos within 3 minutes. And then sa second test naman po natin with 1.7 GB, ang MQ725 is natapos within 12 minutes, while ang M2A is natapos within 11 minutes, at ang M271T is natapos within 30 minutes. So sa Google Drive, download po natin lamang po dito ang M2A. Next test naman po natin ay sa fast.com sa 2 AM pa rin. Sa first run, lamang dito ang MQ725. Ang results niya ay umaabot ng more than 20 Mbps na download at upload speed.
Second run is panalo pa rin dito ang MQ725. Same results na more than 20 Mbps up ang download at ang upload results. Sa third run naman po, panalo pa rin po dito ang MQ725. Sa fourth individual test, ito naman po ang sa MQ725, ito naman po sa M2A, ito naman po sa M271T. At manalo pa rin po dito ang MQ725. At overall, panalo dito ang Green Packet MQ725. Next naman po ay sa speedtest.net naman po tayo. First run natin is panalo pa rin dito ang Green Packet MQ725. More than 20 Mbps pa rin po yung result in both download at upload. Second run is mababa na po ito pero panalo pa rin po ang MQ725. Third run, same results, MQ725 pa rin po ang panalo. For individual test, ito po ang sa MQ725, M2A, M271T. At sa individual test, panalo pa rin dito ang MQ725. At overall, same MQ725. Now sa Google test naman po tayo. First run, ang panalo dito ay ang M2A. Second run, same result, ang M2A, umaabot po ito ng 23 Mbps yung download, pero yung upload is medyo mababa. Now sa third run, panalo na dito ang MQ725, and then sa individual run naman po, ito po ang sa MQ725, ito naman po ang sa M2A, ito naman po ang sa M271T. At ang panalo dito sa individual test ay ang MQ725. At sa overall results, panalo dito ang Green Packet MQ725, at ang M2A. At pasensya po, hindi ko po na-test lahat dahil na-admit po tayo sa ospital. So yan lang po yung na-videohan natin na test. Pero nakapag-test po tayo sa 3 devices for each packet wifi. So ito po yung test natin. Okay, so first test ay sa Green Packet MQ725. Ito yung first run natin sa fast.com. Less than 5 Mbps lang po ang result niya. Then ito naman po ang sa second run, almost same results. And then ito naman po ang sa third run. Next naman po ay sa speedtest.net. Ito naman po ang sa first run, medyo mas mababa kaysa sa fast.com. Ito naman po ang sa second run, same pa rin po ang results. Then ito naman po ang sa third run. Next naman po ay sa Google Speedtest. Ito naman po ang sa first run. And then ito naman po ang sa second run. And then ito naman po ang sa third run. Next ay nag-scroll tayo sa TikTok. At ayan, okay naman po, naglo-load naman po lahat. Di nga lang po ganun kabilis mag-play yung video, pero at least walang masyadong loading na matagal. Next naman po ay sa YouTube, nag-play tayo ng mga videos at nag-fast forward nito. At so far, dito sa 3 devices with YouTube, wala rin tayo masyadong problema. Playable naman po sa kanilang tatlo. Okay, so second device natin ay sa Green Packet M2A. Ito yung sa first run natin sa fast.com at almost same lang sa MQ725 na less than 5 Mbps. Then ito naman po ang sa second run at ito naman po ang sa third run. Next ay sa speedtest.net, ito naman po ang sa first run. Medyo malakas ang upload nito. Then ito naman po ang sa second run and then ito naman po ang sa third run. Next naman po ay sa Google, ito po ang sa first run and then ito naman po ang sa second run. At ito naman po ang sa third run. Now, nag-scroll din tayo sa TikTok at so far dito, smooth naman po. Wala masyadong black fade bago mag-show yung video. So, okay na okay. Okay, dito naman po tayo sa YouTube. Nag-play tayo ng mga videos at so far, nag-play naman po agad. Pero after lang swipe, itong isang device natin ay nag-loading na. Pero ang dalawang device is wala pong problema. Now, dito naman po tayo sa Boost Even M271T. Sa first run natin sa fast.com, more than 5 Mbps ang dalawa. And then sa pangalawang run, less than 5 Mbps na. And then sa third run, may isang naka 5 Mbps up. Now dito naman po sa speedtest.net, almost same lang sa fast.com. Ito ang sa first run. And then ito naman po ang sa second run. At ito naman po ang sa third run. Next ay sa Google naman po tayo. Ito po ang sa first run. And then ito naman po ang sa second run. At ito naman po ang sa third run. Next ay sa TikTok. At dito okay naman po yung loading. Nag-play naman po lahat. Agad-agad same sa mga previous device natin. So dito para sa akin okay na okay naman. Last ay sa YouTube. At nag-try tayo mag-play at mag-fast forward pa rin. At so far again, na-handle naman po nila. Nag-play naman po agad.
At I think ang panalo dito sa 3 devices ay ang Green Packet MQ725 at ang Boost Event. Now, during sa mga test na ito po, nag-thermal heat test din tayo para ma-check kung sino ang may pinakamainit. So, first ay ang Green Packet MQ725 na may 38 degrees Celsius. Then sa M2A naman po, lumagpas na ng 40, nag 42 degrees Celsius na po siya at talagang mainit po ito ngayon at nakakapaso ng konti. And then sa Boost Even naman ay nasa 39 degrees Celsius, mainit na rin po ito pero grabing init po yung sa M2A. So medyo minus points po para sa M2A dahil nakaka-degrade po ng battery ang mainit na temperature. Now after all the tests po, ang ma-recommend ko po sana ay itong MQ725 dahil may 5 GHz Wi-Fi, pwede rin pong pagsabayan ang 5 GHz at 2.5 GHz Wi-Fi. Then mas matagal maglobat yung battery, then may band locking pa. Pero dahil hindi na nagbebenta si Smart nito, ang makikita nyo po sa market ngayon ay sobrang mahal na, kaya hindi ko na po ma-recommend ito sa ngayon. Pero again, ang ganda sana ng performance po niya at maganda pa yung device at yung UI. So ang ma-recommend ko po ngayon ay ang kapatid niyang si Green Packet M2A. Based sa test natin, mostly dominating yung kanyang performance in terms of speed test. At available din po ito sa Lazada or Shopee at meron pa ang open line versions na makikita nyo in the market. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is yung battery performance, lack of 5 GHz Wi-Fi, ang kanyang UI na malabo at yung naka micro USB lang. Pero mas prefer ko ang internet performance niya kaya ito ang ma-recommend ko plus meron pa itong open line version in the market. Now for Boost Even M271T, kahit talo siya mostly sa mga test natin, appreciate ko naman po yung USB Type-C niya at yung pwedeng mag-banlock. Pero since hindi siya nag-perform ng maganda sa test natin at wala pa siyang 5 GHz Wi-Fi at walang open line, kaya hindi ko siya ma-recommend ngayon. Maybe in the future po kung meron pong mga updates na ilalagay si Smart. So again, based sa stocks at sa test natin, ang marirecommend ko po ay itong Green Packet M2A. So yan lang po ang video natin mga ka-specs. Sana meron po kayong natutunan. At kung may mga tanong po kayo, suggestions at recommendations, i-comment nyo lang po below. Or pwede rin po kayong mag-join sa ating Facebook group na Balastek Tambayan. So yan lang po mga ka-specs at salamat!